kung 13 minutes yung video mo, tapos 13 seconds lang nanood or 20 seconds lang nanood yung nagpunta sa video mo, ibig sabihin, madidetect ni YouTube yun na low performance ang video mo. Okay, explain ko po guys. Dito sa YouTube, may dalawang klaseng community. Ito po yung community natin. Dito po ka nabilaw. Okay, sub-to-sub community. Pero without knowing, tumagal na tayo dito sa GC na to. 20 years na tayo sa GC. Pero hindi man lang tayo mga $100 in one month. Okay, kailangan pa natin mangbudol para magka-ribbon nyo, no? Uy, paliparan mo naman ako mamaya. Premiere ko mamaya, baka naman dyan. So, yan po yung nangyayari dito sa community ng sub to sub. Wherein, dito sa isang community ng authentic viewers, ito yung mga uploaders na hindi sumali sa mga paangat program. Okay? 1,000 subscriber pa lang, pero yung $100 sa isang buwan, sumusobra pa ang revenue. Madami po ang kilalang ganyang channel guys. Nainggit na nga lang ako. Sabi ko, swerte naman mga to. 1,000 subscriber lang. Pero pag nag-revenue, yung mga videos nila, ang ganda ng analytics nila. So that's the difference between unauthentic viewers at saka mga authentic viewers guys. So tuloy natin. Okay. Yeah, your channel's going to get bored. 6 feet under the rest of the creating good content, patay. Oh, yan, sinasabi niya dito guys. Oh. Doing sub to sub will get your channel get bored 6 feet under the rest of creating good content. Kasi nga, anong selfie ng subscriber mo kung hindi naman manood talaga ng mga video mo? So katulad ko, 23 subscriber pero hindi man lang maka 1K. Okay nga lang. So that's the reason why nag-quit na talaga ako sa comfort zone ko. Yung pagpapangat program guys, comfort zone ko yan eh. Kasi nga, dyan ako kumikita ng malaki. Pero hindi ako nang bubudol guys ha. Hindi katulad ng iba. Hi Super Chatter! Oh, sige na. Laban-laban na. Laban-laban na. Hi Super Chatter! Ah, hindi nalalagas yan. Putang ina, pag tinanong mo yung viewers nila, magkano yung ano niya? Putang ina, 1,000 subscriber, bininta pa ng, pinatubuan pa ng, ano, lugaw, tubong lugaw na. So that's why daming nagsasabi scam. Totoo po naman, scam naman po talaga. Scam po ang pangat program. Because people around them, they abuse that platform. Kaya bawal na nga kay YouTube, inabuso nyo pa. Okay, that's why, huwag kayong iyak kung sasawagin kayong pangat program scam. Aminin nyo, okay? Pinagkikitaan nyo yan eh. Iyak kayo ng iyak, di totoo yan, naninira lang yan. Totoo po yan guys. Scam po talaga ang pangat program. Naging scam lang siya dahil naabuso po nila. Bawal na nga kay YouTube, inaabuso pa. Every month, grand LS. Ayan, bidding dito, bidding doon. Okay, tuloy natin. I believe the person that started the forum thread has good intention. Yes! Lahat naman tayo guys, lahat ng nagpapaangat program before, good intention yung gusto. Okay, makatulong na magkaroon ng subscriber. Kahit bawal kay YouTube, ginagawa pa rin natin. Sabi niya dito, but it worked, you need people to watch your videos thoroughly. Yes, totoo po yan. Kaya nga po, sinasabi dyan, kung mag-join ka dyan, dapat, yung mga mag-sub sa'yo is talagang magpapalo sa'yo. Ang problema kasi, ang nakukuha mong subscriber dyan sa mga nag-promote or nagpakipagdikitan, hindi talaga magsusupport sa channel mo. So tuloy natin, this is extremely unlikely to happen unless your content is in good first place. Okay. Pero against ako dito guys sa sinabi niya, kahit gaano kaganda yung content mo dyan, okay, although, sabihin na natin sa 20 subscribers siguro makakuha ka ng isa o dalawa na magpapalo sa YouTube channel mo. Pero,
Pero talo ka dun sa mga talagang nagpalo sa ano mo, nagpalo sa channel mo dahil ano, dahil na gusto nila yung ano mo, content mo. Okay, talo ka talaga dun. Kasi nga, kung pagmasdan mo, yung 18 na, alam mo, 20, so sa kakuha lang ng dalawa, so wala pa rin, talo pa rin, no? Kahit gaano kaganda yung content mo, kung sasali ka dyan sa paangat or sa mga sub to sub, di ba? So talong-talo ka talaga, guys. So yun yung sinasabi niya dito. Okay, what's likely to happen if you have lots of subscriber that are only there because you sub to their channel? O, sinasabi na nga, guys. Okay, sinasabi niya dito na aanin mo yung madami subscriber mo kung nandyan lang para mag-subscribe sa'yo pero hindi nag-subscribe dahil gusto nila yung channel mo. Is that they're going to open your video? Leave a random comment that doesn't add any value. Hit like and instantly leave. Okay? Itong mga subscriber na to, sila yung tipong pupunta lang sa video mo, mag-iwan ng like, mag-iwan ng comment, tapos aalis na. Kasi they don't care. They don't care about your content, kahit gaano pa yan kaganda. Because they are not your solid followers. Hindi sila mag-subscribe sa'yo dahil fan mo sila. Okay? So yan po yung sinasabi niya dito, guys. Okay? Nobody is going to stay watching a video just to help you. Totoo po yan, mga lods. Okay, ina. Galit na galit pa nga. Ka-BLS mo. Okay, ka-watch to watch mo. Uy, saan na yung proof po? Putang ina, budol ka. Because ga, dahil lahat ng nakukuha mong subscriber dyan ay hindi talaga manonood sa video mo. Kung walang kapalit. So, yan po yung masakit na katotohanan, guys. At i-continue mo pa yan kahit mag 20 years ka na dyan sa GC mo kasi tinalian ka na ni Founder. Tangina, huwag kayong umalis dito. Dito lang tayo, tulungan dito. Hindi tayo mga sikat. Hindi tayo mga artista. Kahit anong gawin nyo, mag-upload kayo ng quality content. Kung hindi kayo sikat, hindi kayo makikilala. Putang ina, bobo. E paano yung mga katulad nila Wamos? O katulad nila Kong TV? Hindi naman mga artista yan eh. Oh, hindi naman artista yan eh. Hindi, bakit sila nakikilala? Okay, because ano, may quality content sila. Okay. They grow their channel through their content. Hindi galing sa sub to sub. And take note, guys, madami po ang kilalang channel, malalaking channel na pinasok po ang pangat program. Gusto niyo banggitin ko? Okay, tingnan niyo po si Jobstyle. Okay, Jobstyle, pinasok niya po yung pangat program. Nagpo-promote po siya sa channel. Tingnan niyo po ang nangyari sa channel niya. Hindi na sila makaabot ng 100,000 views. Before, 1,000 views pa yan. A million views yata sila dati. 500 views every upload. Pero ngayon, pinasok po nila ang pangat program. Pangat or sub to sub. Nagpo-promote sila sa channel nila. Anong nangyari sa channel nila? Tingnan niyo po ang content nila ngayon kung nagpapalo po kayo sa kanila. So wala pong nanonood because yung mga organic na followers nila lumayas na. Because dahil nga doon sa pag sub to sub, no. Okay, madami pong ayaw doon. Once na ikaw naka-build ka na ng community, huwag mo lang pasukin yung sub to sub. May isa pa dito, Brotherhood. Okay, mga followers po ako ng mga channel na yan, inoobserbahan ko po yung mga channel na yan. They do channel promotion. Pero nangyari sa channel nila, na-stuck na po, guys. Okay, hindi na po nadagdagan. Unlike dun sa mga pinalo ko na as in nagsimula sa maliit na channel, maliit na subscriber talaga, they keep growing. Okay, kung followers po kayo ni Jobstyle, tingnan nyo po yung mga channel niya ngayon. Hirap na maka 100,000 views, okay? So, ganun po, guys. Okay, once na yung channel mo, nilagay mo dito sa community na to, talagang magsasuffer po yan. And one of that is my own channel. Yung channel ko po talaga, nag-struggle po yan. Okay, kwento ko po sa inyo, guys. Noong nagpapaangat program po ako, this channel gained revenue of $1,500 to $2,000 every month.
doon sa pangat program. Ngayon, nung hindi na ako nagpangat program, guys, nag-down po yan, guys. Down po yan. Umabot na lang ako every month. Hindi na nga makaano, guys, eh, halos. Nung ngayong month na to, pasang awan lang, eh. $110 na lang yata. Because people na nag-subscribe sa akin ay hindi ko po solid followers yan. Eto, sabihin ko sa inyo, guys. Okay. Okay. Yung 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hours, ginawa po ni YouTube yan, ay hindi yan pagpapahirap sa channel mo. Ito yung pagkakaintindi ko, guys, ha. Okay. That's my own understanding. Okay. Ginawa ni YouTube yan para pagdating sa monetization niya, ready ka na. May magsusupport sa iyo na 1,000 subscriber every time you publish a video. Eh ngayon, nagmadali ka. Okay. Binos yung subscriber, binos yung watch hours. Okay. Namonetize ka na. Ang tanong, nung namonetize ka ba, nag-upload ka ng quality content, may nanonood ba? So, hirap na hirap ka ba nga eh. Hirap na hirap nga sa $10 na pin eh. Para ma-deliver lang yung pin. Hindi mo pa makuha yon. Yan po yung mali na natutunan natin dito sa mga host na to. Okay. Tinuro ko rin po yan, guys, dahil akala ko yan po yung maganda. Dahil nung ako'y nagla-live, oh guys, gawin kunin nyo lang yung 1,000 subscriber. Pag nakuha nyo na yan, mamonetize kayo. Kayo nang bahala mag-upload ng video mo. Madami po akong viewers, guys, sumuko na dito sa YouTube nung na-monetize nila, pinabayaan na yung channel. Okay, kasi nga, hirap na hirap sila makakuha ng revenue. Okay? So, yan po ang reason bakit hindi talaga mag-grow ang channel mo. Hindi po talaga totally nakakatulong yung mga sub-to-sub pangat program. And I'm one of them, nagsisisi po ako bakit ginawa ko to. Dahil hindi lang nakaka-apekto sa channel mo, nakaka-apekto din sa channel ko. So ngayon, struggle po talaga ako. Struggle po ako to gain revenue, guys. Even my channel has 23,000 subscribers. Ito mga subscriber na to, kung organic po yan, kahit matulog lang ako dito sa kwarto ko, I do upload every time. Okay, mag-upload ako. Kung manonood lang yan ng 23,000 views, okay, makaka 10,000 views ako every upload. Walang problema. Pero ang problema, wala eh. They ignore your channel. Kahit yung subscriber dyan, pampadami lang yan eh. Okay? Walang silbi yan. May Aaron. Or maybe di nila gusto mag-vlog kasi kung nag-YouTube sila because money, di talaga sila tatagal kahit ma-monetize. Guys, be practical, guys. Okay? Ikaw, ako, lahat ng viewers natin dyan, nag-YouTube kayo dahil gusto nyong kumita. Walang ibang reason, guys, bakit ka nag-YouTube. Gusto mong kumita. Walang ibang reason. Siguro pangalawang reason na yun, gusto ko lang may share yung talent ko, gusto ko lang may ano. But the main reason here, nag-YouTube ka is gusto mong kumita. Kaya nga, nagpa-monetize ka, di ba? Kaya nga, minabadali mo yung monetization mo eh.